Hello. A simple greetings from Rose Ann Fernandez, bound to you, to any point of the world, because life is so wonderful, even though it's full of hardships, sacrificing, and we still struggling in the way of life until reaching the goal of success. That's the meaning of life, for being alive. God blessed us all. Welcome to my channel, Short Stories, my dear friends. It's a new day, new story, and another challenges in life. Thanks for watching to all my previous story that was delivered for you for the past few days. I am so thankful for it. The story for today, it's about a man between a woman with wrong identity. They are a couple with always getting troubles with each other. It's because they don't love since the beginning of their marriage life. So listen to me for the start. Ang mag-asawa na ito ay sina Alejandro Cañete and Alexandra Redoble. 35 years old ang lalaki at 42 years old ang babae. So, mas matanda ang babae dito kaysa sa kanyang asawa. So, speaking of maturity of the girl between the boy, ito ang dahilan bakit walang katahimikan ang kanilang pagsasama. Laging magulo, laging war ang kanilang buhay. At naging sa kanilang dalawang anak ang lubos na naaapektuhan sa kanilang ginagawa. Sila ay mga tubong Misamis Oriental. Ang dalawa nilang anak ay sina Alixa at Aloha. Namulat ang kanilang mga mata na lagi na lang ganyan ang kanilang mga magulang. Nakikinig lang sila sa kabilang kwarto habang sila ay nag-aaway. At ito ang kanilang nadinig. Alejandro, wala ka na bang ibang hanap buhay ang mag-inuman ng mga kabarkada mo? Sumagot si Alejandro. Bakit? Pera mo ba ang ibinili ko ng inumin? Hindi ah. At saka, nag-a-attach lang ako sa kanila. Kaya, huwag kang makikialam dyan. At sumagot si Alexandra. Okay. Kanya-kanya na lang tayo sa buhay, Alejandro. Huwag mo din akong pakikialaman kung ano man ang gagawin ko, ha? Hala, sige Alejandro. Tungkulin mo ang buhayin yung dalawa mong mga anak. Huwag mo yung isusulo sa akin. Okay, naiintindihan mo ba ako? Narinig ang lahat nilang sinabi sa kanilang mga anak. At ganito ang sabi ni Alexa sa kapatid. Aloha, anong klaseng buhay ito na nagkakaroon tayo? Ang mga magulang natin, pareho lang ang sentido. Si tatay, lasinggero, at si nanay ay
Barahatista. Wala tayong magagandang kinabukasan sa piling nila. Labas-pasok lang sila sa bahay. Parang walang mga anak. Sumagot si Aloha. Tama ka dyan, ate. Makakain lang tayo sa umaga. Pero kapag tanghalian na at hapunan, ay wala na. Dahil hindi pa umuwi si nanay mula sa bahay sugalan. At si tatay naman, gabing-gabi na kong umuwi at lasing na lasing pa. Minsan, nag-wild pa ito. At si nanay, kapag natatalo sa sugal, ay laking gulo ang abutin nila sa bahay natin. Dahil puro init ang mga ulo. At kontento na ba tayo sa ganitong sitwasyon? Ate Alexa? Aloha, okay lang sa akin na maghirap ako. Ngunit, ayoko na daranasin mo. Ate, sanay na tayo sa hirap, di ba? Magpakabait lang tayo sa ibang tao. At walang dahilan na pahihirapan tayo ng husto. Ang importante, makakain tayo sa 3 beses sa araw, sa isang araw, at makapag-aral tayo, ate. Dahil lulong sa bisyo ang mga magulang natin, tayo lang 2 ang magtutulungan. Alam mo, ate, gusto ko maging engineer ako at maka-abroad. Nakita naman natin ang magandang buhay ng mga kapitbahay natin dito mula sila sa bansa ng Ireland. Ang mama nila at yung papa naman ng isa at ang laki na ng bahay nila, di ba ate? At may mga magarang fortuner pa. Tayo, kahit kalisa lang ng kabayo ay wala. At sumagot si Alexa. Ay nako, Aloha, hindi tayo mawawala ng pag-asa dahil patuloy pa ang pag-ikot sa mundo. While ang mga mag-asawang Alejandro at Alexandra ay nagpapatuloy pa din sa kanilang mga bisyo, hindi pinapansin ang mga anak anuman ang hinihiling ito para sa kanilang mga personal belongings ay hindi ito nakikinig. Kaya ganito ang sabi ng panganay na si Alexa. Nay, Tay, alam ko na sa malinaw ang inyong pag-iisip ngayon. Kaya tinatiming ko na sa umaga kayo namin kakausapin ni Aloha. Matanong nga kita, ano ba talaga ang plano nyo sa ikababuti sa aming future naming magkakapatid? Hindi nyo kami halos pinapansin. Wala kayong, para kayong walang nakikitang tao pagdating nyo dito sa bahay. Mag-high school na kami. Ibig naming makatapos ng kurso nay, tay. Walang magandang hantungan ang mag-asawang bisyoso. Saan kayo kukuha ng puhunan para sa mga bisyo nyo? Ang mayroong bisyo, tay, nay, na walang source of income ay papasukin ang pagnanakaw. Ibebenta ang lahat ng ari-arian hanggang hihilahin kayo pabagsak sa lupa. At sino ang babangon sa inyo kung kami na mga anak nyo ay lalayo din sa inyo? Magiging kawawa kayo, nay, tay, tayong lahat. Kaya please, magbago na kayo alang-alang sa amin ni Aloha. Sumagot ang ina.
Isipin mo ito, Alexa. Narong identity ako sa pagpili na magiging ama niyo. Kaya kung lasenggero siya, bahala siya sa buhay niya. At sumagot si Alejandro. Wrong identity din ako sa pagpili sa iyo, Alexandra. Alam mo ba, ayaw ng mama ko sa iyo. Bukod na mahirap ang angkan niyo, wala ka pang pinag-aralan. Tama na sa iyo ang marunong bumasa at sumulat, ni hindi matatanggap kahit saan maghanap ng pang-opisina. Kaya ang pinasok mo ngayon ay ang opisina sa bahay sugalan. Oh, anong say mo, Alexandra? Kaya dahan-dahan sa pananalita mo sa akin, Alexandra. Isipin mo muna bago mo yan sasabihin. Okay? Babae ka, dapat alagaan mo mga anak natin. Dahil ikaw ang ina. Kung ako ay bisyoso, bakit sumunod ka sa yapa ko at pinababayaan mo ang mga anak natin? Sino ba mahal mo? Ako lang ba? O mga anak mo? Sumagot si Aloha. Okay, stop na. Naiintindihan ko na ang lahat na mas binibigyan nyo ng first priority ang inyong mga bisyo kaysa sa amin na mga anak nyo. Alam nyo ba, ikinahihiya ko kayo. Dahil walang araw, walang gabi na hindi kayo nag-aaway. Naging pasaway na mga magulang. Dapat sa inyo ay maghihiwalay kayo. Dahil ang mag-asawang hindi nagkakaunawaan ay sa hiwalayan ang sagot niyan. Dahil pareho kayo nagkakaroong identity. At kami din na mga anak nyo ay magsasabi, wrong identity din kami. Bakit kayo pa ang naging magulang namin? Nagalit ang ina at ama sa mga anak. Ito ang sabi ni Alexandra. Wala kayong karapatan pagsabihan kami ng ganyan, Alexa. Mga anak ko lang kayo. At huwag kayong mag-overpower sa amin. Dahil may sarili kaming pag-iisip. Kung gugustuhin niyong maghihiwalay kami, nasa sa amin ang desisyon, hindi nanggagaling sa inyo. Walang mga modo kayo pareho. Yes, sumagot ang ama. Depende na sa amin ang lahat, Alexa, Aloha, at walang isang makakadiktate sa amin. Nauna kami sa duyan nyo, kaya itikom nyo ang mga bibig nyo. At nasa sa inyo na ang lahat. Nasa sa inyo na ang huling desisyon, pati sa iyo, Alexandra, dahil hindi na ako magbabago. Hanap-hanapin ko na ito, ang bisyo na ito. Oras na hindi ako makakainom, nanghihina ang aking katawan. Kaya lumayo kayo sa magulo nating tahanan. Lumayo kayo sa akin. Kayong lahat. Abangan ang karugtong bukas, kaibigan. Thanks for watching. It's about a parents both doing of illegal gambling without knowing of their children's need. So, see you tomorrow for more exciting events of this story. Entitled Wrong Identity. Bye, dears. Have a nice day with God's love. Bye.
I love you all from Philippines with love.